What's up guys? Welcome back to our YouTube channel and to our 13th vlog. And kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, please click the subscribe button and turn on the notification bell para lagi kayong updated sa mga video namin. Also, hit the like button and comment down below your thoughts and suggestions for our next vlog. So, let's start! So, for today's vlog, tatalakayin natin ang iba't ibang unique Filipino life hacks. Ayan, kilala yung mga Pinoy, kilala tayo bilang mga madidiskarteng tao, creative and resourceful. So, after this clip, titingnan natin yung 10 most unique life hacks ng mga Pilipino. So, without further ado, simulan na natin. J&A Vlogs. So, for our first hack, tunay kang isang Pinoy kung hinahati mo ang inyong sabon sa bahay. Ayan. Ano ba yung rason bakit natin hinahati yung sabon sa bahay? Siyempre, para matipid. Itatabi muna natin yung another half. Well, yung another half, yun yung una natin gagamitin. Sobrang ginagamit to magpasa hanggang ngayon. Lalo na yung mga pamilya na bumibili lang sa tindahan ng mga sabon nila. So, pagkabili sa tindahan, tabi agad nung half. Tapos yung half lang muna gagamitin para matipid. So for our second hack, isa kang tunay na Pinoy kung minsan mong nilagyan ng tubig yung shampoo nyo para lang mas dumami. Diba, so habang naliligo ka, napansin mo na medyo konti na yung shampoo. So dahil nasa loob ka na ng banyo, hindi ka na ulit makakalabas. Diba, minsan nating naisip na lagyan na lang ng tubig para mas dumami yung shampoo. Tapos saka natin ibubuhos sa buhok natin. Okay, second life hack natin yan. So for our third hack, isa kang tunay na Pinoy kung minsan mong ginamit yung plastic ng 3-in-1 panghalo ng kape mo. Ayan, sobrang useful niyan lalo na sa mga construction workers, halimbawa. Diba? So kapag buhos ng 3-in-1, diretso na, wala nang gamit-gamit ng kutsara. Ito na mismo yung panghalo nila. Ayan, patitigasin lang. Konti, tapos panghalo na siya. So for our fourth life hack, isa kang tunay na Pinoy kung yung mga lumang damit nyo diretso nang nagiging basahan. Ayan, di ba sobrang tipid ng mga Pinoy na kahit may nabinibenta naman talagang basahan, yung mga bilog na tigdo 2, piso, 3, still pipiliin nila na yung mga lumang damit na lang nila yung gawing basahan sa bahay. Ganun katitipid yung mga Pinoy. So for our fifth life hack, isa kang tunay na Pinoy kung yung mga lagayan ng biskuit, lagayan ng pintura at iba-iba pa ay muli nyong ginagamit para lagayan ng ibang bagay. Halimbawa, tulad nitong isang lagayan ng biskuit. Alam ko kayo rin, yung mga lagayan ng biskuit nyo automatic nagiging lagayan ng mga sinulid, karayom. Diba, hindi natin napapansin na maliit na bagay lang siya pero hindi natin alam, life hack na pala yun. Isa na siyang life hack para makasurvive, diba? Kaysa nga naman bumili ka ng lagayan talaga ng mga sinulid, lagayan talaga ng mga karayom. Diba, mas pipili na lang natin na gumamit ng mga ganito. Lagayan ng biskuit. Yung mga timba natin sa bahay, pwedeng galing sa lagayan ng pintura. Mga ganong bagay. Gaya nito. Lagayan siya ng isang brand ng biskuit. Yan. Yan, isang brand ng biskuit. So, imbis na itapon nga naman, pwede man natin siyang gamiting tabo or kahit langganang maliit kapag maglalaba ka ng kaunti. Ayan. So, for our sixth life hack, isa kang tunay na Pinoy kung magdadala ka ng lumang cellphone imbis na yung bago mong phone ang dalhin mo kapag aalis ka at pupunta sa mataong lugar. Diba, sobrang life hack nito talaga kasi imbis na gamitin mo yung brand new phone mo, imbis na gamitin mo yung phone talaga na ginagamit mo, gagamitin mo na lang yung dati mo pang cellphone kapag pupunta ka sa matataong lugar gaya ng Quiapo, Divisoria. Diba, sobrang advanced kasi mag-isip ang mga Pinoy.
alam nila kapag mataong lugar, alam na yon. So, it's better to be safe than never, sabi nga, di ba? So, kapag pupunta tayo sa matataong lugar, pinipili ng mga Pinoy na magdala ng mas lumang cellphone. So, for our 7th life hack, and isa kang tunay na Pinoy, kung minsan mo nang ginamit yung ipit para sa damit, ay inipit mo para sa mga hindi pa nauubos na gatas, hindi pa nauubos na kape. Di ba kapag halimbawa, bumili tayo ng 3-in-1 sa tindahan, di ba hinahati lang naman natin yun, minsan hindi naman natin nilalahat kasi sobrang tapang. So, gagamitin mo yung ipit na para sa damit, iipit mo rin siya para nga naman hindi pasukan ng langgam. Diba, sobrang liit na bagay, pero hindi natin napapansin. Isa na siyang malaking life hack sa buhay natin. At unique yan, mga Pinoy lang gumagawa ng ganyan. So for our 8th life hack, isa kang tunay na Pinoy, kung minsan mo nang ginupit yung lagayan ng toothpaste nyo para masaid yung laman sa loob. Ayan, diba dito, personally kami sa pamilya namin, kapag paubos na siya, di ba, tendency tinataas natin yung laman. Tataas natin yan. So, kapag talagang todong-todo na tapos wala nang lumalabas, ginugupit na namin siya dito sa part na to. Ayan. Kasi legit, kapag binuksan mo, marami pa talaga siyang laman. So, isa yung life hack na may ituturing na unique sa mga Pinoy. So for our second to the last life hack, isa kang tunay na Pinoy, kung pinapalaman mo sa tasty ang mga pansit canton, ulam nyo, itlog, basta lahat ng makikita nyo pagkain sa bahay, pinapalaman na natin. Diba ganun tayo mga Pinoy? Kasi usually diba sa mga ibang bansa, ang mga pinapalaman lang talaga, mga patties, tapos hotdogs. Diba dito tayo mga Pinoy, pinapalaman natin ultimo pansit canton, pansit, yung pansit, ayan, yung ulam natin, itlog, lahat. Lahat ng pwede nating ipalaman para lang magkalasa yung tinapay, ipapalaman natin. Isa yan sa mga trademark ng mga Pinoy. And so for our last life hack, unique Filipino life hack. Ayan, isa kang tunay na Pinoy, kung nung bata ka, minsan mong ginamit yung kanin. Ayan, kanin pandikit. Diba, kapag wala tayong paste, kapag wala tayong glue nung bata tayo, diba, minsan na din natin naging option yung kanin para ipandikit. Diba, sobrang unique talaga, as in sobrang unique. Ito yung pinang finale talaga natin to, kasi tayo lang mga Pinoy gumagawa ito. Sino ba naman makakaisip na yung kanin, pwede pala siya ipandikit, diba? So, kapag wala tayong tape, kapag wala tayong glue, kapag wala tayong paste, o ano pa mga pandikit, na usually yung ginagamit talaga, na nabibili sa mga school supplies, ayan, sobrang, unique alternative ang kanin. Yan. So that's for today's vlog guys. Ilan lang yan sa mga unique Filipino life hacks na ginagawa natin sa araw-araw na hindi natin namamalayan na sobrang laki pala ng tulong. Kaya nga tinawag natin siyang life hacks. Sapagkat ito yung mga alternative ways na ginagamit natin sa araw-araw just to survive a situation. So kung kayo guys, kung meron pa kayong mga life hacks na ginagawa nyo sa inyong sarili, sa inyong bahay, sa inyong pamilya, at kung saan-saan pa, i-share mo na yan. Just comment down below your own life hacks at mga nararanasan mong life hacks sa araw-araw. Also, kung nagustuhan mong video na ito, just hit the like button, comment down below, share, and don't forget to subscribe and ring the bell button. So that's for today. Adios! Fuckers in the best.